Giangkon ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. labaw sa General Santos City Police Office nga dunay mga kapulisan sa dakbayan ang dunay mga tato. Kinimatod pa sila ang mga individual nga nakapatato na human makasulod sa serbisyo. Ngayon lang nakakatato dahil siyempre hindi natin na kaligtaan natin na di naman araw-araw. Minumonitor natin yung kanilang araw-araw na ginagawa. Maya-maya, lalo na nung panahon ng mga 90s, early 2000 na ang uso nun, mission, mayroon tayong imi-mission na mga enemy on the mountain sana, mga bandido. So imi-mission natin ng 10 days, 20 days, ganun. Maya-maya, buryo doon, nagtato-tato, ganun. Gani nag-issue na og memorandum ang PNP kalabot sa striktong pagbawal sa mga kapulisan nga dunay tato, ilabi na kung maklaro inig na kauniporme. Lakip sa ginadili mao ang offensive tato nga naka-associate sa extremism, illegal activities ug indecency. Ngadto usab sa dunay tato sa lawas bag-o pa man gi-issue ang memo, ginadili usab kining dungagan. Ang instruction ipagura yung ipatanggal yung mga tato. Pero hindi pa naman dumating yung mandate o policy na ngayon lately na ipagura, wala pa namang time frame kung kailan. Pero pag nagawa na at mayroon ng order, talagang mapipilitan yung ating PNP na ipagura yung tatlo. Pabor usab din hi ang mga criminology student sama ni Arthur Caldeo. As a criminology student, importante na importante po na malinis tingnan yung mga kapulisan and decent sila din as they are seen sa public as role model. So dapat sila mismo mag-impose nga dili magpatato. Same po sa mga criminology students. As a criminology student, ma'am, hindi pwede magpatato, ma'am, kasi siyempre dapat sa once nga maging police officer, ma'am, dapat na naman cleanliness kid ang lawas, ma'am. Gani epektibo na ang gikayong polisiya human ang 15 kaadlaw sukad kini na publish. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.